ituloy natin yung drawing. Gawa tayo ng ilong. Kailangan tama ang size, tama ang pwesto, at naka-proportion dun sa mata yung ito-drawing natin. Yung lapad ng ito-drawing nating ilong, iparehas na natin dito sa distansya ng dalawang mata, yung pagitan niya. Kaibaba natin. Ngayon, gawa pa tayo ng isang linya dun sa mismong center ng ginawa natin. So, ngayon, gamit itong triangle, yung 90 degrees angle na part niya. Kung wala naman kang ganito, pwede rin yung drawing paper o kaya any cotton band, basta eskwalado. Itong magkabilang dulo ng mata, ayun, itapat natin yung magkabilang sides. Itong cotton band o drawing paper. Okay, so nakatapat na. Yung corner naman, i-align din natin o itapat din doon sa ginawa nating vertical line sa center. Ayan, tapos markahan natin. Yan na yung bottom part ng ilong. Tapos gawa tayo ng triangle din. Sundan nyo lang po. Tapos hatiin. Okay, so yan na po yung kanyang ilong. Ngayon, i-shade natin siya. Gawin natin medyo realistic. Ibabagay po natin dun sa mata. Okay, tapos na ang ilong. Dito pala sa mata, kung paano ko din drawing to ng pantay at naka-proportion, meron akong video para dito. Ayan po siya. Yan. Pati rin po yung eyebrow. Meron din tayong ginawa para dito. Ayan po siya. Sana panoorin nyo po yung simpleng techniques na ginawa natin para dito. Kung nagustuhan nyo naman itong video natin ngayon, sana gawin nyo itong apat na to.